ano po yung saktong nangyari doon at paano po kayo nakapag-move on? Sabi ko si Lord talaga, siguro hindi ko pa talaga oras yun. Apat na beses na supposed to be, wala na ako. Yung sumunod na issue na pinagdaanan mo sa showbiz. Hindi yun nung araw na napapagbintangan ako kay Alma, kay Rudy, kay Lorna. So parang pinapalabas na chismosa ka? Oo. Kapag nagsalita ako, kaya kong panindigan. Lalaban ko, makikipagpatayin ako para sa kaibigan ko. Ganun akong tao. Naling ka kay Dito Lapid. Bakit naghiwalay? May asawa na pala, di ba? Magiging kapit, hindi ko ata kaya yung sabihin sa akin, I love you, pero meron pang iba. Almost 38 years na nanahimik ang isang Asinit Briones. Ito pala kanyang pinagkakaabalahan, yung kanyang napakalawak na asyenda. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes naman! Grabe ang layo ng aming pinuntahan at this time para hanapin yung actress, yung magandang beauty queen. Para hanapin lang siya dito sa medyo may kalayo ang lugar. Dito sa Barangay Santo Angel. Kaya nandito kami ngayon at natagpuan namin dito ang matagal ko nang hinahanap. Yes! Siyempre hinahanap to dahil maganda ito. Beauty queen to. Oh, kaibigan ng bayan. Please welcome Asinet Briones. Kumusta na po kayo? Mabuting mabuti. Lahat naman tayo, syempre, may mga giging problema. Mm. But kinakaya dahil tayo ay laging natawag sa taas. Yun lang aking sekreto. Matagal-tagal din po kayong nawala. Hinahanap kayo ng mga fans ninyo, ng mga kaibigan nyo in showbiz. Ilang taong ba kayong nawala at ano po ang mga pinaggagawa ninyo? Since bago ako ikasal, bago mag-asawa, talagang plano ko na yun talaga na tumigil sa pag-artista kung magpapakasal ako, mag-aasawa ko para maging hands doon ako sa hawak ko at sa mga anak ko. Kaya nawala ako sa showbiz noon. Mm. And then, naging ano ako talaga, yoso sa pag-indie sa asawa ko, sa negosyo namin dito sa San Pablo, tapos sa mga anak ko, talagang hands-on talaga ako. Since talaga, yun talaga ang pangarap ko noon. Maging maayos ang pamilya ko, na huwag akong magaya na, di ba, sa karamihan sa mga artista, either hiwalay o iba-ibang tatay. Ayun ang dinasal ko kay Lord na maging maayos sana yung relationship ko sa asawa ko, maging maayos ang pamilya ko, at isa lang ang tatay ng mga anak ko. Binigay din ni Lord yun. So, ibig sabihin, ipinagpalit po ninyo yung kasikatan ninyo sa isang privado buhay na kung saan sa asawa mo at sa anak mo, ibinigay mo ang lahat ng oras at panahon. Oo, kasi masaya naman ako noon eh. Dahil basta ano, na-reach ko na yung gusto ko. Yung peak of my career, yung pagiging beauty queen, fashion model, nag-artist ako. Okay na to. Natupad ko na naman, masaya ako. Sa simpleng pangarap, masaya ka. Nagkaroon ka ng contentment dahil simple lang ang pangarap. Oo, di ba? Tumatawag ka lagi sa Panginoon, hindi ka ililigaw ng Panginoon. At lagi ako pasalamat sa Kanya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Siyempre, sa mga bagong kabataan ngayon na hindi umabot sa panahon ng isang Asinet Briones, magtatanong sila, sino si Asinet Briones? Sino nga ba ang aking kaharap ngayon? Ako yung simpleng taga-probinsya na hanggang ngayon, ang isip ko, dinawawala yung pagiging probinsyano ko. Ang iba lang, isip nila akala supladita ang beauty ko, pero kung talagang makikilala ko, I'm very down to earth. May puso ako. Yun lang yun. At totoong tao. Kung lilingon tayo sa ating likuran, sino at ano ang makikita natin sa isang Asinet Briones? Paano nagsimula ang kanyang karera una sa pagiging beauty queen? Yung pagiging beauty queen din, hindi ko rin ini-expect, diba? Pero napapansin ko na nung pagdating ko sa Manila lalo, kasi dito, naging ano na rin ako dito, may Seven Lakes, ba, lahat ng Santa Cruzan, kinukuha ko. Ang father ko kasi 5 years old pala ako, namatay na. Mm. But yung self-confidence ko, hindi nawala because may nag-alaga sa akin. After 5 years ko, kinuha ko ng lola ko, ng mother, ng mother ko. Doon ako lumaki. So yung sarap ng buhay, spoiled brat, pero hindi naman ako spoiled brat sa mga gawain, bahay, lahat. At naturuan ako ng aking lola na nagpalaki sa akin, paano mabuhay. Nakatandaan ko sa kanya, yung lagi sinasabi, hindi pwedeng wala kang alam sa buhay. Wala kang pera, alam mong i-manage, alam mong magtrabaho, pwede kang mag-isa. Ngayon, kung ikaw naman nagkaroon ng pera, marunong mong i-manage ang mga tauhan mo. Alam mo ang sasabihin mo sa kanila, alam mo ang pagpapatakbo sa mga tao mo. So yun ang tinandaan ko at nagpapasalamat ako sa kanya. Nalulungkot lang ako dahil
dahil yung lahat ng ngunlad na ako, lahat hindi na masyado pang nakita ng lola ko. But my mother is still here. So, siya pa rin ang inaasikaso ko, magulang ko, mga kapatid ko. At saka siguro, papalaki sa akin, naging matured ang isip ko na, hindi ko alam kung bakit ganun. Planado, alam ko ang gusto ko. At kasi nga ako nung time na yon, bata pa ako ng breadwinner. So, ako na yung nagtumutulong sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa mga kamag-anak ko. At saka, hindi ko alam kung bakit ganun ako. Masaya ako na nakakatulong ako. Ang isang salamin may malaking bahagi sa ating kausap ngayon. Kuwento niya, nung panahon daw ng kanyang kabataan, elementary days, umaharap na siya sa salamin. Ano ginagawa mo sa salamin? Siyempre, nag-aarte na ako. Di ba, nung araw tayo, mga bata tayo, na-experience mo rin siguro ng salamin. May tuwala kang ilalagay sa ulo mo, di ba? Mm. Tapos sapatos ng mother mo o tita mo. Suot-suot mo, nagagagalan ako. So, hindi ko na kailangan yung training na mag-aral ako ng paano mag-model dahil talaga ako, bata pa, kung basta ano, kikay na talaga ako. Tapos, nagkarilagan finishing school pa rin ako. Parang stepping stone ko, nag-aral ako ng secretarial course. Pero, actually, mga gusto ko, di ba kasi sila sa, ano, sa modeling? Modeling, oo. Paano ka pumasok? Paano ka napunta sa mundo ng pagiging beauty queen? Sa ano din, yung mga, like yung mentor ko dyan, designer ko, si Mamang, Mama Ruby Fuentes, doon na, sila na ang kumuha sa akin noon. Na ako naman, sumasali ako, pero experience lang, wala akong serious na manalo, matalo, wala sa akin, bali, wala, okay lang. Kiber, basta't masaya ka, ganon. May nanalo man sa amin, major sila, pero hanggang ngayon, parang feeling ko, ako pa rin nalutang, ako pa rin nanandito. Hindi naman sa pagyayabang, pero marami nang nagsasabi sa akin na ganun talaga, wala akong magagawa. Pero kailan ka nanalo? Kailan ka lumaban? That at is ano 1975. 1975. So, pero Mutya ng Pilipinas. Mutya ng Pilipinas, pero may mga awards ka. Oo, Miss Photogenic at that time. And then, ako yung first runner-up ng Miss Tourism. I didn't get the major award. Kasi siyempre, ano ba naman yung, kasi noon, di ba, wala namang mga ganito na may nag-aalaga sa'yo. Tuturuan ka ng ganito kaya. I just came from the province, di ba? Pero sa totoo lang, noong mga panahon ninyo, walang retoke? Wala talaga. Totoo talaga. Not natural. Walang nagpa-enhance ng boobs, ng mukha? Wala. So far sa alam ko, wala talaga. Ako lalo hindi. Hanggang ngayon, wala talaga. Wala kang retoke? Walang, wala, wala. Ayaw mo? Sana age gracefully. Hindi ka nagpa-retoke kahit na. Ang ganda ng ilong mong yan. Hindi. Totoo talaga to. Pati boobs? Pati boobs, totoo? Oo. Ang ganda-ganda. So, yung mga laban nun, mga totohanan, mga original, hindi kagaya ngayon. Ano masasabi mo ngayon sa mga competition? Mga beauty ko, yung mga beauty pageant. Yun na talaga ang tanggap naman ng tao at puso naman ngayon. Wala tayong magagawa. From passion to beauty pageant hanggang sa pagiging artista, paano naman pumasok ang isang Asenet Briones sa mundo ng pelikula? Katoon din, kaibigan ni Mama Rudy Fuentes, ang kapatid ni Tito Dolphy. Si Rudy Fuentes ay isang designer, fashion designer. Then nagmo-model ako sa kanya, yung si Tita O-ring, kaibigan ni Mamang, kapatid ni Tito Dolphy. At that time, nandun siya sa shop niyan, naghahanap ng bagong face, hindi pa nakikita sa movie. O sa TV siguro, yung commercial pa lang ako noon, di ba? Nakikita. Yung winner, sa Philacor Westinghouse, di ba? Ako yun, yung Ice Pugo. Ano ba yung mga commercial na nagawa mo? Yan, at saka Singer Bed, print, at saka ads pa yun, TV ads. So, yung mga sa kama, di ba? Ay, natatandaan kita, higa-higa. Tapos, parang Technogas technique, pero hindi ko tinanggap yun dahil sabi ko, ayoko ng marami. So, kung Technogas, ako lang yung kinukunan, hindi yung maraming grupo, di ba? Pero bongga, si Asenet Briones, sa pagpasok niya sa pelikula, halos lahat ng mga malalaking artista, naging leading lady siya. Isa-isahin natin, anong pelikula ang unang ginawa mo at sino ang leading man mo? Yung unang-unang movie ko is Tito Dolphy, king of comedy. Ako yung leading lady niya, starring role. And then, doon ako very proud na ako lang yung naging leading lady, doon siya naging best actor. So, it's my, ano, syempre, pride ko yon. Comedy king. Tapos, nung partner ako, siya naging best actor. The next is ki Chiquito. Chiquito. Yung ang Kepweng ba yun? At yung isa pang Tasyo. And then, FPJ na. Ano talaga hindi na ako makapastop tuloy-tuloy na dahil maganda ang dating ng ano dahil sa patayin si Mijavillo. Ako yung asawa niya. Then, anak ko, yung kamamatay lang na
pamangkin si Ricky, anak ni Tess Salvador, yung kamangkin. Si Direk Ricky. Oo. After, eto na yung Sabotage 2, Terrorize Sabotage Tony Ferrer. Mm-hmm. Yung parang international film na ginawa ko. And then, magkakosa with Rudy Fernandez, Dante Barona, tapos yung mga kay Ray Malonzo. Halos lahat ng action stars kay Lito, marami na ako nagawa. Dangerous Fist, yung unang movie namin, Lito Lapid. Mm-hmm. Senator Lito Lapid na ngayon, di ba? Ang dami mong pelikulang action. Halos action movie. Tsaka comedy eh. Comedy, action, mm-hmm. Then ang naging ano ko lang, yung parang icon movie is yung Temptation Island namin. At bakit ka napapayag na magpa-sexy, magpakita ng skin sa Temptation? Actually, ano lang naman yun eh. Ang pagka-sexy doon, naka-bating suit lang. Pero wala naman kami ano doon, di ba? Mm-hmm. Very proud because directed by Donnie Joey Gosingpiao and mm-hmm. Under Regal Films. Mm-hmm. Kasama ko doon sila, di ba? Dina Bonabit, mm-hmm. Cusing, sila Bambi Arambulo. Oo, yung mga beauty queen. Mm-hmm. Lahat kayo doon, beauty Cortez, queen. Si Jennifer Cortez. Pero sa totoo lang, noong mga panahon na gumagawa ka ng aksyon, ay ang dami mong mga leading man. Sino sa mga naging leading man mo hanggang ngayon tumatatak pa rin sa isipan mo? Actually, syempre si Tito Dolby dahil yun yung first starring role ko. Bakit? Doon ako na unang nakilala na ang ganda ng impact dahil comedy king partner ko na agad. Diba? Hanggang sumunod na ginaya na siyang kinuha na lahat ako ng mga lahat ng sikat na action stars. Sumunod, sino? Tatlong malalaking artista? FPJ, mm-hmm. dahil king of action movie. Mm-hmm. Then of course, si Senator Lapid, na senador na ngayon, si Lito. Mm-hmm. Kasi marami na akong ginawang pelikula sa kanya. Nang kahit mga bata, nakikilala pa rin ako dahil sabi niya, ay, my our favorite movie. Uh-huh. Tapos hanggang naaano nila yung mga dialogue ko sa ulado sa ulado nila. Ano ba yung tumatak na dialogue mo? Sabi mo niya, walang tubig, walang pagkain, sumayaw na lang tayo. Ay, mga ganun. Pero sa totoo lang, ang laki ng pagkakaiba ng mga sexy actress. Sa sexy actress noon, sa sexy actress ngayon. Bilang isang sexy actress, hanggang saan kayo nagpapakita noon? At paano ang ginagawa niyong proseso? Wala naman kasi sa akin, bathing suit lang naman ako eh. Siyempre, di ba, sa bathing suit ka, medyo kita yung, hindi naman kita yung acting, di ba, kasi sexy rin, yung pinakang cleavage. Di ba, yung parang ang mga tao, mga lalaki, mga babae, mga ano, type na ano, di ba? Siyempre, nakakakiling na sabihin, kaganda-ganda mo. May isang kwentong hindi malilimutan sa buhay ninyo. Ito yung kwento ng Research World. Muli at muli pag-uusapan ang kwento ng malungkot ng iyong nakaraan. Kung babalikan natin na nakaraan, ano po yung saktong nangyari doon at paano po kayo nakapag-move on? Sabi ko si Lord talaga, siguro hindi ko pa talaga oras yun. Dahil I have a lot of, apat na beses na supposed to be, wala na ako. At yung huling ito, yung mga aksidente noong time, noong panahon ng President Marcos. Ano aksidente to? My boyfriend there with Butch Palanca, napupunta siya, he's supposed, hindi siya pupunta dito sa Pawai. Doon siya napapunta dahil naiwan siya ng grupo niya dito sa papuntang Caliraya. So nakausap siya ni ating presidente nga, ni Bongbong, o sumama. So sabi niya sa akin, nakakayang di sumama, napasagot ako. Tapos sabi pa nga niya sa akin, okay, sama ka sa akin. Total, may makakasama naman daw ng mga girlfriends, kaibigan din na nila. Then later on, last minute, huwag ka na sumama ang alam kasi wala namang ibang kasama, ma-out of place ako. Deep inside ko, alam mo, pagkasilosa, pero hindi ko pinapakita, makakakulong ibang kasamang babae, di ba? Pero actually, wala talagang kasama. Pagpunta niya doon by car, pabalik by plane. Then merong manghuhula, alam mo naman, di ba? Maraming paghula sa presidente, kasi madam, na sinabi na pabalikin ang aeroplano dahil babagsak. So pinabalik, bumaba yung mga anak, at ang naging problema, pinatuloy pa rin yung aeroplano. Totoo nga bumagsak. Kailan to? Tagalab, during the 80s. Is bago pa dumating si Eleuterio sa buhay mo. Oo. Yung pangalawa, namunti ka na mamatay. Is itong papunta kami sa, ng mga kaibigan ko, with sila Marilis, Wanda, and then Leo Espinosa ba yun? Matuod. Okay. Pakain na kami, kung kaibigan kong si Leo, sabi, tara, bumaba muna tayo, mag-swimming tayo. Ang sabi ko pa sa kanya, sige na, doon tayo dumaan sa hagdanan. Siya naman ang sabi, hindi, dito na lang, kasi may bato. Tumurod naman ako. Ang ganun ko, yung palang bato, di ba, dahil nasa tubig, ang dulas-dulas, at maraming, lumot. My God, siguro, ang pagkaano ko is dahan-dahan pa, para siguro, dahan-dahan, bumagsak ako. Relax ako, wala akong nararamdaman. Pero pag ano ko, nakaganon ako sa bato, ginanyan ko to. May dugo. Nataranta yung mga kaibigan ko. Sinit, ganito, huwag ka matutulog. Huwag ka manu. Baka nahihilo ka, huwag ka makaantukin ka. Kasi yun pala yun, baka magka-internal hemorrhage. Ano ba yun? Ganun? Internal hemorrhage. Oo, hemorrhage. Tapos dinala ako sa hospital. 6 stitches. Naririnig ko, malaki ang pero siguro mababaw lang. Pero tinahe. Pangatlo. So, etong pauwi na ako, matutulog na ako, nakita ko lang yung trophy. Alam mo naman ako, napaka-meticulous.
nakatagilid, aayusin ko. Ewan ko, bigla na lang akong bumagsak. Eh, kung ganito ko, di ko na maigalaw. Tapos, siguro yung ulo ko, hindi naman, para lang nakakita ko ng star. Then, eto na yung fourth ko, research one na. Ano ang totoong kwento na gusto ko manggaling sa bibig mo? Nandudoon ka sa pangyayari. Ano nga ba yung eksaktong kinamatay? At ano ang ginagawa nyo during that time? Ang asawa ko kasi, syempre naglilibang kasi na-stroke na siya eh. So, kasama ko. But never akong umupo sa upuan nila. May mga circle of friends kami ng mga lalaking kaibigan niya. Naglalaro sila ng baccarat. Naglilibang lang, di ba? Mm-hmm. So ako naman, hindi ako dumababad, tumitingin. May mga kaibigan din ako. Doon ako umuupo sa mga kaibigan ko. Paikot-ikot ako. Hanggang yung friend kong si King, dumalaro. Siya ang pumipinta. Pinapanood ko lang, umupo ako sa tabi ng upo niya. Parang ganyan. Umabi ako. Nako, sabi ko, nako, pinta ka ng pinta. Mm-hmm. Eh, lagi namang talo. Mabuti na lang takot. Laging talo. Kasi kung maganda, di nakasali na rin ako doon. Ang ginawa ko, ewan ko, umorder na ako ng Coke Zero and then Shomai. Ang tikim ko, bigla na lang ako umalis. Ako nagpaalam sa kanya. Pumunta ako doon sa second, sa same floor, Prosperity Restaurant. Mm-hmm. Nag-a-add pa ako doon. Sabi ko, anong pagkain niyo? Anong masarap? Kasi mga magbago mag-12. Nagmamaganda ka doon. Wala nang tao. Kaya masarap kainin. Tapos magbago, sabi ko, hindi naman ako gutom. O-order sana ako ng pizza para sa mga anak ko. Then, ang mga tao ay nagtatakbuhan. So, hindi ko pinansyal dahil sabi ko, baka away lang ng mga Koreans, Japanese, ng mga lasing. Di ba, nagsisigawan. Ano ito? Pagtingin ko ulit. Ano ito mga ito? Nagtatakbuhan lahat dun din. Then, doon ko nakita, naka-hood, all black na lalaki. Iisa lang siya. Kasama nung nagkakagulong, tumatakbo, papasok uli. Sabi ko, ano ito mga ito? Bakit kung totoo may commotion ha, bakit doon kayo sumasama dun sa, sabi, may baril daw, hindi ko manakita yung baril. But then, nung nag-warning siya, natakot ako. Tumago ako doon sa may rubberized na parang curtain. Tinitingnan ako, sabi ko, teka muna, putya, baka mamaya marami ito, ratratin ako, mamatay ako. Pasok ngayon ako doon sa kitchen ng Prosperity Restaurant. Sinabihan ko na yung mga chef at saka mga waitresses. Dinadala ako sa loob, tinakbo na ako dahil magulo na eh. Pero siguro, di ba, may mga parang hindi naman actually step, makakahoy-kahoy. Para sumisilip kami. Nako, eto na yung puso, pumapasok na. Sabi ko, nako, Diyos ko, pag hindi tayo lalabas dito, mamamatay tayo. Suffocation. Pasok ulit kami sa pantry ng kitchen. Okay doon, dahil nakasara, malamig. Tapos, mabuti, yung si Montuano, hindi ko na lang first name, chef yun, may cellphone. Parito-parito kami, di ba? Labas-pasok, kasi ang usok. Tapos, hindi na kami makahinga. Sabi ko, huwag ninyo akong iiwanan, alalayan ninyo ako, tulungan din ninyo ako. Di kami magkakasama. So, may phone, may mga instruction, ganito, tita, relax ka lang. Pag sinabi kong ganito, may instruction din sa cellphone na maliit eh, na kung saan kami lalabas. Sabi, kanan, tita, sunod, ganito kayo. Pag kanan namin, eto na yung sa second floor, yung dating may fountain ng resort room, restaurant. Mm-hmm. Then labas na kami, pasok na kami ngayon sa, ito yung parang Holiday Inn ngayon, na ibang pangalan. So nakaligtas ka? Lahat kami. Pero nagkasugat ka, di ba? Pero tinignan ko yung aking ilong, kasi agaw hininga na rin eh, maitim na rin. So siguro 15 minutes kami nakapatay na rin kami doon, kasi hindi na rin kami makahinga. Ilang tao yung namatay sa loob ng research world? Almost 38. So. Pero isang tao lang ang gumawa noon? Oo, dahil hindi naman siya pumatay eh. Ang pagkakamali lang niya, sinunog niya yung carpet, ang bilis pala noon, at saka usok, pati yung paraffle na sasakyan. Sumabog yun. Ano, sinunog niya ang gulong, yung pala, Diyos ko, pag-usok ng gulong, at saka ano, iba, maitim. Sa 6 na taon na ang nakaraan, ano ang bago? Ano ang latest sa kaso? So far kasi, hindi kami nagkasama-sama eh, dapat yung isang, ano, di ba, para laban. Yan ang gusto ko sana, but ay, alam mo naman ako, hindi ako marunong sa mga FB, paano ko lahat tatawagin yung mga nanon. Dahil gusto ko, tulungan, kung ano yung nakuha ko, dapat pare-parehas, di ba? Ba't hindi nangyari na yon? Pero nabayaran kayo? Okay naman. Sabi ko ka, maliit, malaki, nasa sa iyo na lang yung pag-handle. Siyempre, kung basta, no, iisipin mo, hindi worth it yon. At sabi ko nga, para matapos na, makamove on na, bahala na ang Panginoon Diyos, okay na. Dahil ba sa trahedyang yon sa iyong buhay, naisipan pang dumalaw sa resort store? Nakapunta ka na ba uli doon? Nakapunta ako doon dahil minsan may dinner ako doon. May mga pinupuntahan din kami doon, di ba? Na place. Kung basta, no, ibang-iba na nga, pero siyempre, naalaala mo yung mga ano doon. Noong unang pag-apak mo, ano reaction mo? Siyempre, masakit dahil doon nangyari yun. Doon namatay ang asawa ko, di ba? Pero ako naman, typical na ako, malakas ang loob ko. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, doon ako humugot ng lakas. Maging mas malakas. Personality ko lalo. Diba? At kahit mag-isa ka lang sa buhay, eh nagawa mo palaguin itong napakaganda mong farm,
at nagawa mong pag-aralin at asikasuhin ang iyong mga anak. Oo, yun naman, hindi sa palaki ang tulong pa rin ng asawa ko. Dahil kung basa, no, siguro yun na lang ang blessing ko, yun na lang iniwan sa akin na maging maayos kami bago na kami iniwan. Lahat-lahat, diba? Moto namin mag-asawa noon, kung ano man yung meron kami, huwag mawala, papagyamanin. Yun din ang turo ko sa mga anak ko, na mahalagahin ninyo yung mga pinaghirapan ng ama nyo, pinaghirapan ko, yun, i-treasure ninyo, pasalamat tayo. Basta ano, hindi na kayo maghihirap, ayusin na lang ninyo. Meron ng pundasyon. Diba? Tama. Isa-isahin natin ang iyong mga anak. Kapat ang anak mo. Sino yung eldest at ano ang natapos eldest niya? Eldest ko is si Joseph Dante, civil engineer sa La Salta. Okay. Yung pangalawa ko, yun yung transgender na talagang babae na ngayon. Diyan siya, medyo tumutulong-tulong sa quarry namin. Pangatlo ko, graduate din ng business ano sa La Salta din. Business ang ano niya, kinuha niya. Then, ang nagpatuloy siya, yun naman na pinasagot ko sa Research World, yung pagpipiloto niya. Yun na lang, kailangan na lang niya yung time sharing, tawag sa ganun, para sa ano, para kakapagpalipad na sila eh. At pero ang girlfriend din niya, ganun din. Piloto. Piloto rin. Pangalawa ko, transgender yun, di ba? Nag-send binil siya, pwede niya natapos yun. Itong anak kong isang bunso, nakatapos din sa binil. Import-export. Pero sila lahat ngayon, nasa quarry, nagtutulong-tulong sila doon. Pero ikaw, mas abala ka dito sa farm mo? Oo, dahil sila lang, ang pinagkatiwala ko sa kanila yon, sila ang mag-handle. Yung panganay ko kasi nasa construction, so meron na rin siyang construction business. Amin din yon. Then meron din kami yung hollow block pack factory. Ano ba makikita natin dito sa farm nyo? May kaunting prutas, may mga marami dito, Indian mango, langka, avocado, rambutan. Ilang square meter ito? Ito is 5,000 square meters. Malaki. At meron din swimming pool. Unti-unti. Dahil hindi naman bigla. Unti-unti dahil malaki rin pera ang magagastos. Diba? Kaya nga, unti-unti ko. Magtayo ako ng mga kwarto-kwarto. Then kung basta ng isang mini hotel, yun na. Tapos okay na ako. Sa ngayon ba pwedeng i-rento? Oo, pwede. Kasi yung pangahalipang whole day lang, pwede na. Hindi pwedeng overnight. Ganun. Wala pa kasi wala pa sila tutulugan. Isipan namin, nag-usap kami ni Maria Isabel, Bel Rivas kasi may farm din siya, di ba? Sa Iba Sambales. Uusap kami kagabi. Tingnan mo yung farm ko. Meron dito small, tiny container para makita mo at may idea ka. Pwede nang iyo, wala kang sakit ng ulo. Hindi pa masyadong magasto. Ah, ang tagal mong nawala sa showbiz? Ilang years? My last movie is 1985. So, 1985? My last movie is Maahas sa Gubat, Tanya Gomez, Tina Crisol, di ba? 38? Tagal? Oo, di ba? Tapos, nagbalik ako this year, nung nag-ano ako sa TV, binigay agad sa akin ni Daddy Wawi yung nag-guest ako sa Wish ko lang. Sabi ko, teka muna ha, mangangapa ako, nininervous ko ako that first time. Tapos yung katip, ako si Ninoy. Ako si Ninoy. Yung indie films doon, na kunyari, teacher ako ni Ninoy, Vince Tanyada. Marami kang negosyo. Kahit hindi ka magtrabaho, mabubuhay ang isang asin at priones. Hindi. Bakit naisipan mong bumalik in showbiz? Well, ang gusto ko lang ding malibang ako. Siyempre, nahanap paano po pa rin kahit paano, diba? Tsaka, masarap. Doon nalilibang ka na, namimit mo na yung mga old friends mo, mga bagong friends, and then, makakaroon yung mga negosyo kasi may jewelry business din ako eh. Kamusta ang jewelry business? I-stop ko na muna. Yun na lang, konting natitira. Yun na lang, ayoko na. Yung sumunod na issue na pinagdaanan mo sa showbiz. Hindi yun nung araw na napapagbintangan ako kay Alma, kay Rudit, kay Lorna, na ako nagsabi na yung mga affair na yon. Sabi ko, ay wala man akong pakialam doon dahil di ba problema ng nila yon, di ba? Kaya yun, nilinaw ko lahat yon. Kasi nasa stage ako nung may nakasulat na ganito. Kaya sabi ko, hindi po pwede ito. Kailangan linawin, sabihin kung anong totoo. So, mabait naman yun. Namatay na si Rodin Carlos. Very fair. Kaibigan ko rin naman yon. So, parang... Kinausap ko para sabihin kung hindi naman maganda yon. So, parang pinapalabas na chismosa ka. Oo, di ba? Question, chismosa ka ba? Chismosa? Ako hindi chismosa. Kapag nagsalita ako, kaya kong panindigan. At totoo, hindi ako magbibitaw ng salita na hindi ko kaya panindigan at hindi totoo. Hindi pwede. Miski sa kaibigan ko, sasabihan mo ng masama at wala ang kaibigan ko. Nandiyan ako, lalaban ko, makikipagpatayan ako para sa kaibigan ko. Ganun akong tao. Si Asinet Briones ay isa sa mga pinagkakatiwalaan dito sa kanilang lalawigan. Ano po yung tulong na ibinibigay po ninyo sa inyong mga kababayan dito? At ano po ang inyong ginagawa? O sa ngayon, mas gusto kong behind the scene na lang ako, di ba? So, kung meron
akong pwede na mahinga ng tulong sa Senate, Nado, nagdadala ko doon para papondohan at dalhin dito sa distrito namin. Kasi ngayon, dati si Sol Aragones, dating congresswoman, di ba? Yan ang pumalit, kaibigan ko rin, anak ng kumpare ko na mayor niyo, parang Biting Amante, ang congressman ay anak niya. Yan yung si Amben Amante. Tsaka siya nga pala, gusto ko rin pasabi na August 20, may motocross na gagawin. Maka mo mamaya yun, doon, ang isang major sponsor at tumutulong din, parang Biting, parang Amante, Mayor Amante, and then yung aming congressman at yung mga anak ko. May naisip ako, may nabasa ako noon, na link ka kay Dito Lapid. Yun naman, lahat ng tao alam yun, di ba? Ito, di wala namang masama, di ba? Yung naging kayo. Oo, pero ngayon talaga wala na kami, kaibigan lang talaga kami. Eh, paano nakikita kayo? Ang pasalamat ko is na-maintain namin yung respeto sa isa't isa at saka yung friendship namin. Naalala ko, bigla naging kayo ni Lito. Kumusta si Lito Lapid bilang manliligaw noon? Eh, wala akong masasabi talagang ako ba yung iba masasyak si Asinid bakit nagkagusto doon diba diba akala ini-snap ganito ganyan ay nako bakit ka pumatol ganito ganyan sabi ko eh syempre kasi napakabait na tao nakita ko yung pagiging mabait niya pati sa pamilya niya sa mga inan niya at mga kapatid niya napaka down to earth laging may po may opo yun yun dalaga ka pa noon eh pero bakit hindi kayo nagkatuluyan eh siguro hindi pwede diba silosa ako eh hindi pwede baka mamaya magbabae mag ano eh diba natatakot din ako. Ilang years kayo naging? More than a year. Bakit kayo naghiwalay? Bakit kayo nagmamalitis daw ako rito? Bakit kayo naghiwalay? Maano pa, diba? Sabi bakit ko nga, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang magsiselos kahit sino, diba? Dahil talagang wala kami, magkaibigan na lang kami. Ngayon, oo. Kahit na nakikita kayo, oo naman. Wala nang tibok-tibok. Ano yun? Wala, nasa si respeto na sa isa't isa yun, diba? Nung mamatay si Mr. Reyes, si Luterio, hindi ka na nag-isawa pa? Hindi na, kasi sa isip ko, basta kung may ibibigay, hindi ko makinuclose, kung may ibibigay ang Panginoon Diyos, okay lang. Pero sa ngayon, mga umaaligid sa ngayon, eh hindi ko matataypan dahil mas bata at saka sa isip ko, ano to, hindi po pwede yung kategory. Ibig sabihin, hindi ka naman isabera, but then, kailangan medyo pantay kami ng kategory. Kaya niya akong buhayin. Alam nga naman ako pa ang mag-ano, hindi ko atang karakter yon magdatong sa lalaki. Ayaw mong mag-alaga ng mga bagets na lalaki. Saya na ng buhay ko, pero ang kukuha pa ng bato na ipupuko sa ulo ko. Tama. Bukod kay Dito Lapid, sino pa naging boyfriend mo sa showbiz? Wala, wala na sa showbiz. Siya lang talaga wala. Naging boyfriend mo. And bakit hindi kayo nagkatuluyan? Ito yung nakakaalam. Ano na yan, secret na. Hindi wala akong nalalaman, di ba, sa showbiz kasi hindi naman, ano, walang masyadong nakakaalam, hindi ko alam. Dahil makakapunta na ako ng porak din, mga Santacosa ni Levitin, nakikilala ko yung mga kapatid, mga nanay nila. Yung pala, eh, may naka-hidden ano doon, di ba? May asawa na pala, di ba? Walang, di ba? Ayoko namang, ano ako, magiging kapit, hindi ko ata kaya yung sabi sa akin, I love you, pero meron pang iba. May iba, ako, hindi pwede, baka manugod ako. Contento ka na ngayon sa single, ha? Oo. Single life, single mom. Hindi naman ako naghahanap pa. Kasi sino makikita ko dyan? Siguro kung darating, darating yan, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ba mahirap talaga mag-alaga ng ganito? Alang hands-on ka rin. Tinitrain mo yung mga katao mo. Maging maayos. Lalo na kung wala ako, alagaan nila, mahalin nila. Di ba? Dahil dito silang tatrabaho sa akin. Yun ang ano ko. Kasi syempre, dun ako matitrigger yung galit ko. Pag yung sa dalawa, tatlo, okay. Apat, lima, paulit-ulit. Di ba? Nakakainis yung gano'n. Kailangan, alam niyo yung trabaho niyo. Magbalasakit kayo. Para pag balasakit, kitang ko rin kayo. Okay, maraming salamat. Thank you. Sa kasagsagan ng init, eto, tagaktakang pawis. Okay naman ang ating pangungumusta sa artistang matagal-tagal ding nawala sa showbiz. Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Yes! Alam niyo si Asinet, napakayaman pala rito sa San Pablo. Grabe. Igan, di ba? Ang lala, 16 hectares ng kanyang lupain bukod pa sa kanyang farm. Overlooking ng bundok sa kaliwa, sa kanan. Ayan, oh. Yan, andiyan. Ang Kalibato Lake, ang kalikasan. Ano feeling ng mayaman? Masarap. Marami kang tutulungan. Mga kamag-anak, kaibigan. Mula sa ordinaryong buhay hanggang ngayon, ano yung natutunan mo? E di, mahalin mo ang ibinigay na blessing ng Panginoon Diyos. Laging ang Panginoon, walang magic, miracles na't ibibigay ni Lord. Basta sa Kanya ka lang lagi kumapit. Ang swerte mo rin, ano, nagkaroon ka ng husband na mayaman?
Hindi naman kaya manan, pero natuto. Yung minana namin, na pag-igi niya dahil nung minana ito, maliit lang. Ang hakot ito, isang truck, 600. Pero napataas niya nung napataas. Kaya pala, almost 38 years na nanahimik ang isang asin at Briones. Eh, ito pala kanyang pinagkakaabalahan. Yung kanyang napakalawak na asyenda. Oh. Mga anak ko naman ang nagmamanage siya nito. So ngayon, gagawin nilang events na sila ang nangasiwa. Ito mga organizer. Ito yung mga boys! Ayan! L-Ray MX Motocross. Gaganapin po, inaanyanyahan ko kayo sa August 20. Ayan, ano pong pangalan nyo? James po. Ikaw yung? Bunso. Bunso. Ano yung mga mangyayari rito? Ano yung dapat abangan? Ay, yung mga motocross na groups po. Ito nga po sila Beach Racing. Isa sa mga aming partner sa gagawing event na po. Ako si Patrick Beach of okay. Beach Racing. Brother ko si Alvin. Ang expectante dito la, maraming darating ng pros, pro riders ng Philippines, mga national riders coming from all over the Philippines. Mga ilan ang expectation natin darating? More or less siguro mga 150. Wow, inimbitan po namin kayo ulit sa August 20 sa aming paraparating na event na First Congressman Ambenamante Cup. Ang maganda rin ito for tourist attraction na maka-attract para dito sa aming city of Seven Lakes, San Pablo City. Go, go, go! Yan na. Let's support! Kapataan! Para naman diba sa sports mapapunta. Maganda rin yung nasa sports tayo. Mas masaya. Ayan na. Mula rito sa tuktok ng bundok malamig dito sa San Pablo City! Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa mamahaling ng mundo! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.